Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin si Alden Richards. Ito pong si Tisoy ay binatikos sa biglang pag-ami ng feelings kay Maine Mendoza. Makaliwat kanan ngayon ang mga reaksyon mula sa mga netizens at sa mga dating miyembro ng Aldab Nation sa isiniwalat ni Pambansang Bay Alden Richards. Sa kauna-una ang pagkakataon kasi ay inamin na nito sa publiko ang kanyang tunay na nararamdaman kay phenomenal star Maine Mendoza. Sa katanungan ni Tito Boy Abunda, inamin nito na nahulog ang loob niya kay Mengay sa kasagsagan ng Aldab. Ito rin daw ang biggest breakup niya pero in a good way dahil para mag-grow silang dalawa as individual artist. May ilang mga kinilig, ang iba naman ay nanghinayang dahil bakit ngayon nga lang daw siya umamin gayong masaya na si Mengay sa buhay may asawa. Matatandaan ay kinasal si Arjo at May noong July ngayong taong ito. So nangyari mga kababayan, sa isang interview ni Boy Abunda, yun nga natanong si Alden Richards, ano ba ang totoo? Meron ka bang naramdaman kay Maine Mendoza? At ang sagot ni Alden Richards, oo, Tito Boy, meron. So dahil dito, nako, may mga kinilig. Ang iba naman ay nanghinayang dahil bakit ngayon lang? Alden eh? Ang tagal-tagal lang hinihintayan ng Aldab Nation. Pero ngayon ka magsasalita, ngayong kasal at meron ng asawa. So, bakit ganon? So marami tuloy ang mga netizens na nag-react. At sabi nung iba, nako, kaduda-duda. Etong biglang pag-ami ni Tisoy. At sabi nila, mukhang scripted yung nangyaring interview. At sabi nila, bago pa nga daw nangyaring interview, mukhang napag-usapan na. O sabi ng ilang mga netizens, ginagawa lang ito ni Alden Richards dahil may pelikula ito. Para umingay ang pangalan niya at may manood ng pelikula niyang Five Breakups in Romance na mapapanood na sa sinehan ngayong Oktubre. So yan mga kababayan yung ano, yung nakamainit na pinag-usapan ngayon. Yung pag-amin ni Alden Richards na meron nga siyang naramdaman kay Maine Mendoza during dun sa kasagsagan ng Aldab. Marami po ang kinilig, marami po ang nanginayang, marami po ang nainis. Halo-halo po yung reaksyon ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay fan ng Aldab, syempre ang mararamdaman mo panghihinayang. Dahil syempre mas gugustuhin mo na sila sana ang nagkatuluyan ni Maine Mendoza sa kasitong si Alden Richards. At kung ikaw ay fan ng Aldab, pwede namang ikaw ay mainis dito kay Alden. Bakit ngayon nyo lang sinabi na naku, dati pa nilang hinihintayan eh. Kasi parang ang nangyari, lumalabas na yung kanilang love team ay doon lang sa Aldab. Pero sa totoong buhay, ay wala. Pero kaya nga nakakagulat kaya nagulat sila, meron naman pala eh. Bakit ngayon lang inamin ni Tisoy? O ngayon, questionable tuloy ngayon yung pag-amin. Ano ba motibo ng pag-amin mo, Alden? Ha? Sabi nga ng iba rito tigilan mo na Alden, wag mo nang gamitin si Maine Mendoza. Kasi ginamit mo na nga dun sa Alda para sumikat ka. Pagkatapos ngayon may pelikula ka, gagamitin mo na naman. So maraming ano, maraming nagalit, maraming bumatikos dito kay Alden Richards. So magbasa tayo dito ng mga comments ng ating mga kababayan. O, sabi niya may movie kasi parating, kaya amin-amin na. Sabi naman ng ibang netizens, they're just not destined to each other. Si Maine ay talagang na in love pero Alden is not ready. Gusto pa niyang maging maayos ang karir niya. Maine is ready to settle down na and lucky na may dumating na Arjo na handang pakasalan siya. Anyway, they're both beautiful. Yan. O, gimmick kasi, may movie. Ganun naman talaga sa showbiz kapag may pelikula, gagawa ng ano, ng issue para mapag-usapan. Ay, sabi ng mga Marites. Kung totoo na may feelings late na, pero noon sa Kaliserye may manghuhula ang sabi ang makakatuluyan ni Maine Mendoza ay isang politiko.
So mukhang nagkatotoo yung hula kasi si Arjo, di ba? Ay ano ba si Arjo, konsehal. Konsehal ng bayan. So nagkatotoo yung hula na sa politiko babagsak etong si Maine Mendoza. Huwag na masyadong bigyan ng issue, pareho namang nag-enjoy noong panahon nila, dapat love natin sila pareho. Kung ano man ang inamin, hayaan na natin. Pareho silang galing sa EAT, mahal din sila ng mga taga EAT. Dapat noon pa niya sinabi yan, o rin namin in public interview. Di ngayon, useless na. Madami nang nangyari at lalong madaming nasaktan ng mga diehard fans ng Aldab. Ayun, marami kasi nasaktan eh. Marami kasing nag-expect na sila yung magkakatuluyan, pero wale. Sa marami nasaktan, sabi niya, isa na ako dun, lalo yung mga senior citizen na umasa at nabigo. Maraming nabigo eh. Ito kasi si Alde. Sabi nga dito, torpe daw eh. Bakit ngayon mo lang inamin? Anong nangyari kasi inuna niya raw yung kanyang karir. Dapat, ngayon na nananahimik na si Maine, dapat nanahimik ka na lang, hindi ka na nagsasalita na kayo, may feelings ka pa. So lumalabas ngayon, eto, sabi ng mga fans, ginagamit mo na naman si Maine dahil meron kang pelikula. O syempre may movie siya, ginagamit na naman si Maine. O Aldab fans na hanggang ngayon umaasa pa rin sa Aldab. O, kaya very wrong Alden, it's too late. Ayan o, ang dami kasing nagsasabi, maraming talagang nagbabatikos kay Alden. Promote ng pelikula para mapag-usapan. Gamitan lang, ganun yun, kaya umamin. Ayos tao talaga, tahimik at masaya na yung isa, tas mema ka na Alden. Tama na Alden, tama na ang pagpapanggap mo. Ayan mga kababayan, yung mga komento ng ating mga kababayan. Nasabihan ka po tuloy na nanggugulo lang. Hindi, bakit kasi no? Bakit nagsalita ka pa ng ganyan? Ngayong tahimik na. Noong mga panahon na kinakailangan mo magsalita ng ganyan, marami nag-aabang sa inyo. Hindi ka nagsalita. Ngayong wala na, nananahimik na yung isa, maganda na yung buhay. At wala na rin yung Alda, ba't magsasalita ka? Sabi tuloy ng mga netizens, ginagamit mo na naman si Maine eh, para mapanood yung pelikula mo eh. So yan po mga kababayan, yung nakamainit na pinag-uusapan ngayon. Umaani po ng batikos etong si Tisoy, etong si Alden Richards, dahil dun sa pag-amin niya na sabi nga ng karamihan na hindi na napapanahon. Kung noon pa sana yan okay eh, pero ngayon hindi na napapanahon. Baga, ginagawa na lang daw ito ni Alden para ma-promote yung kanyang pelikula. So wala tayong magagawa. Yun po yung sabi ng ating mga netizens. Etong Aldab Nation.